Good evening. Hello nga pala sa lahat na mga ka-course natin. Kagaya ko na BSIT, I'm third year right now. At sa lahat ng mga kumsay at computer-related students, magandang gabi sa inyong lahat. Una, ang gagawin natin since nakagawa na ako ng tutorial about Laravel, CodeIgniter, Basic jQuery and Ajax. So ngayon naman ang gagawin natin is to create a simple theme in WordPress from start and from scratch. Una sa lahat, download niyo na lang itong WordPress dito sa wordpress.org files, WordPress files. Tapos pagkatapos niyo mag-download, i-extract niyo na rin. So sa akin na-extract ko na. So dito sa HD Docs, meron na akong WordPress na galing dito, in-stack ko na lang. So, punta tayo ng WordPress, content, themes, gagawa tayo ng sarili nating themes na pangangalanan natin na WordPress 101. So, punta tayo sa favorite, ano natin, editor, oops, tab na lang natin yung folder. Kasi dito kasi natin ilalagay yung mga files natin eh. So una natin gagawin is gawa tayo ng index.php. Palang pangalawa style.css. So lagyan natin ng identification tong theme natin. Gagawin theme name. Channel natin sa YouTube, Pinoy Web Developer, author, URI, yung author URI natin is, ito lang muna, i-edit na natin yan mamaya. The next will be yung version natin. 1.0 kasi bago pa lang to. Tapos yung next, yung huli will be yung description. This will be my first WordPress theme tutorials. Save natin yan. So punta tayo ng localhost, tapos pangalan doon is WordPress. Yan, ito yung default WordPress theme na niloload ng WordPress. Punta tayo ng admin. So, nasetup ko na to. Yung password nito is admin. Admin lang din. Punta tayo ng appearance, themes. Hanapin natin yung bagong gawa natin ito. Click natin itong theme details. Ito yung ginawa natin kanina. Word. Ito yung template name, yung version natin, yung author natin, pati na rin yung ano author URI, tapos ito na rin yung description. Click natin to as activate. So ngayon, kopyahin natin itong WordPress link natin, paste natin dito, enter natin. So walang laman syempre kasi walang laman yung index.php natin. So una sa lahat is papalabas natin yung laman. So gagamit tayo ng WordPress function. If have post, pag meron siyang post, else, and if. So pag meron tayong post, kukunin natin yung lahat ng post. Isang post ay gawin natin the post. Yan yung concept niya. Tapos, while na lang natin
Tapos dito, puli natin patuloy yung PHP. Patuloy natin. Tapos, papalabasin natin yung title ng post natin. So, madali na lang yan. Instead na yung pure PHP is, gagawa tayo ng for each. Tapos, palalabasin natin yung iisa-isa. Like, echo, row or blah blah blah, row title, row username. Dito sa WordPress, dali na lang. Just call the WordPress the title, save, refresh natin to. Ayun, lumabas yung title, hello world. So basically gagawin natin tong link, diba? Ito na. Tapos sa baba naman, oops, lalabasin naman natin yung content. Yung pagpapalabas ng content sa WordPress is the content na lang din, diba? Dali-dali na lang. Refresh. O, ayun. So, dito sa taas, kunin natin si header. Dito naman sa baba, patawagin natin si footer. Save natin. Refresh. Ayun, may mali. Unexpected get footer, ito, semicolon. Push natin. O, ayan. So, wala pa lang S, get headers, get header lang. Save natin, refresh. O, ayan. So, for that, ayaw naman natin na itong default lang yung lalabas. So, gagawa tayo ng tama yung inisip nyo. header.php at footer.php. So, dito sa header, dito tayo mag-declare ng HTML. Tapos, yung title is gawin na lang natin title ng blog natin. Ito. Blog info title. Tapos, putulin natin dito si header. Tapos, dito natin sa footer to ilalagay. Diba? Nasa taas yung pinakauna natin in terms of HTML, tapos nasa baba naman yung kabila dito sa footer. So refresh natin to. Ayun, so una na lang gagawin is gagawa tayo ng maraming post, kahit tatlo lang. Delete muna natin to, gawa tayo ng bago. Dito is PHP. Exploring Exome lang. Paste natin, damihan natin. Publish. Tapos mag-a-add tayo ng post again. Dito is Laravel 5. Post natin. Dito naman is Python. Post natin. Dito is Java. Post natin ulit. Ayun, check natin kung gaano nakadami yung post natin. So, meron tayong 4. Pag ito yung index natin. Pag nire-refresh natin yan, so lalabas yung 4. Yan, wala pa yung masyadong design. So, dito sa files natin, dito sa WordPress, lalagyan na lang natin to ng, bootstrap. So, punta tayo, htdocs. Dito sa login ko yata, ay, ito. Ito. Lagay natin yan. Lagay natin to sa WordPress file natin. Or WordPress theme folder. Gawin natin tong assets. Ayan. So, okay na. So, next will be gagawa tayo ng pages. Itong pages na to. Oh, meron na tayong pages. Nagawa ko na pala to. Kahapon.
itong pages na to, ito yung magsisilbing ano, item in navigation natin. So para makagawa tayo niyan, gagawa tayo ng functions.php. Itong functions.php in WordPress is dito natin isi-save lahat almost ng mga hooks natin, tapos mag-declare tayo ng anong tawag dito, yung mga built-in WordPress functions like theme support, navigation, sidebar, widgets, and etc. Dito lahat yung nangyayari. So here, WordPress. So una is gagawa tayo ng function name WordPress 101 or asset. Okay. Gagawa natin ng function dito into register style, tapos dito gagawa tayo ng pangalan ng style natin is Bootstrap, tapos dito kukunin natin yung WordPress get template. Next time, ano na lang tayo sa part 2, mumove na lang tayo sa part 2 kasi ang ingay ng aso, pati pigilan ko muna to. Sige, salamat sa panonood.